Yan mga idol, welcome sa panibago nating vlog. Yan. Bale, nakikita nyo naman, sa gubatan tayo mga lodi. Yan. Tapos, kaya pala, bago muna natin simulan ng ating tag dito. Ang ating vlog. Shoutout muna kay Sir J. Mac. Yan, Sir J. Mac. Congratulations sa 100k subscriber nyo mga idol. Yan. Tuloy nyo lang supportahan si Sir J. Mac. Yan. Shoutout sa iyo Lodi. Ikaw ang inspirasyon ng isa ka sa inspirasyon ko mga idol. Yan siya yung isa sa inspirasyon ko. Yan, nabubulo na ako mga Lodi. Bale yan. Sa vlog na to is ano tayo? Panibagong team. Yan, kumbaga, panibagong basta setting. Yan, bale papakita ko sa inyo. Yan, mga idol. Kita niyo. Rider 150 MotoGP mga idol. Yan. Tapos, yan, alisa tayo. Malilay tayo mga lodi sa pupuntahan natin. Yan. Yan. Bale, itong rider na to, mga idol, sa asawa ng kapatid ko, mga idol. Yan. Niram ko muna. Yan, bale, mga idol. Kaya, hiniram ko muna itong Mio. Tong rider na to kasi yun nga, di ba hindi pa buo yung motor natin kaya ito muna yung hiniram ko para pang content lang para ma-entertain pa rin kayo mga idol. Yan. Hiniram ko muna to for one day lang pero kung gusto nyo makita pa rin to sa tab dito sa aking vlogs, comment down below mga idol para maisama natin lagi ito para mahiram natin. Ayan. Yung ibang piyesa nito kasi galing sa rider ko din dati. Yan. Tapos ang history kasi nitong motor na to mga idol, na-aksidente na to. Yan. Pakita ko sa inyo kung saan siya na-aksidente. Bilis yung takbo ng bayaw ko eh mga idol. Yan, malapit na saan siya na-aksidente mga lodi. Kilo, yung nangyari doon, kilo yung tipos. Nakilo yung tipos, tapos yung manubela, hindi pantay, ganyan, sira ang headlight. Dami, madaming na ano, nasira. Kasi may, nabilis ang takbo niya ang pagkakaalam ko. Yan, yan sa pader na yung mga lodi, shit, dyan siya na-aksidente. Yan, nabilis ang takbo niya, tapos may nakakasalubong ata siya. Ayun, sakto. Naka-overtake ata siya o yung kotse. Ayun, hindi, lipad siya mga lodi. Talpok siya dyan sa pader. Pero buti naman at ayos siya. At yung motor na motor niya is okay pa. At takbo pa naman o, oh, daladala ko pa rin mga lodi. And bali naka mga gold bolts na din to. Titan yung assorted yung pagka bolts niya. Wala siyang one color lang talaga. Ayan. Ayan pala, kung kilala nyo nga pala si Sir J Mac, yung shoutout ko yun, J Mac Moto Vlog, search nyo mga lodi. Yan, subscribe nyo lang siya. Tapos panoon din nyo yung mga videos niya ng nakaraan. Kasi nakakatawa talaga ang mga videos nila. Lalo na pagkasama nyo si Kaparing Jean. Yan, Kaparing Jean 1CX. Yan, pag magkasama si Kaparing J Mac at si Kaparing Jean 1CX. Yan, napakagandang duo nila pag mag-moto, duo moto vlogging. Yan. Sila yung masasabi kong top 1 sa Pilipinas sa duo moto vlog. Yan. Kasi they will keep you entertained talaga hanggang sa dulo mga lord. Yan. Tapos baba. Yan yeah, mga lodi. Yung update natin sa Mio natin yan. Tingnan niyo muna yung view. Makikita niyo mga idol. Maganda. Yan ang kagandahan ng mabini mga idol. Yan yung update sa ating Mio. Yun nga, nakita nyo na naman may rims na tayo. Tapos nakapagpapinta na tayo ng batalya. Yan. Yan mga idol. Ang ano na lang dun is yung bubuoy na lang mga idol. Hindi pa siya mabuo eh. Wala pang, may kulang pa tayong piyesa na hinihintay. Yan, may pinapagawa pa tayo. Yan, para pasok talaga sa vans ng mga lodi.
Alam nyo, mga lodi, minsan talaga napapaisip ako. Dahil nga yun nga, napaisip din ako kapon kasi yun nga, naplatan yung motor. Eh, ang takaw sa flat ng mga rims. Dahil may ginagamit akong motor na naka-rims. Eh, ka, ang ano, sabi dito, matakaw sa flat. Eh, iniisip ko, di ba, magre-rims nga tayo, naka-rims tayo. Eh, pang daily yung biyahe mo pang malayo ng konti, yung pang Batangas Mabini ganyan, eh malayo-layo din, 20 kilometers din. Eh, naalala ko kasi naka tube type tapos low profile na tires, eh parang sa feeling ko mahirapan talaga ako, mga idol. Yan, yun yung downside ng pagre-rim natin. Tapos dito, iniisip ko, didiretso ko ba ba mga idol ang Taipans? O palit tayong concept, VIP. Ganyan. Papaisip lang naman. Ayan. Gusto ko ng ano, ng masa. Ang opinion ng masa. Kung maabuta, kung sisipagin kayo talagang panoodin tong aking vlog na to. Pero feeling ko, hindi nyo talaga tinatapos mga idol. Pero umaasa pa din naman akong tinatapos yung mga lodi. Sana naman, tinatapos nyo. Kahit na napaka-boring ko, yan. Sana tapusin yung mga idol. Ah, ang ano nang mags dito sa likod, mga idol. Magewang? Magewang mga lodi. Parang feeling mo, flat siya. Pero hindi naman flat. Yan ang pakaramdam ko. Oo, sanay lang talaga ako sa stance, mga lord. Natitingnan din natin mamaya. Dalo-dalo pa doon. Pero feeling ko is... Yan bali mga idol, sa motor na to, na ginagamit natin, magra-ride impression tayo. Kahit na nakagamit na ako ng rider noon, nagamit ko na to, eh bigyan natin ng review. Yan, baga. Yun nga. Alam naman natin lahat na rider to, mga idol, di ka? Pag rider, iba talaga ang lasa mo pag naka-rider ka, di ba? Ang pinaka-ayaw ko lang talaga, mga idol, sa rider tulad nito is yung kanyang, yung baga pagka nagda-drive ka, yung ang pwersa mo lahat na nasa ating braso. Yan, nasa braso. Yun. Eh, syempre, nandito lahat yung pwersa. Nandito lahat yung bigat. Eh, sobrang nakakangalay mga lodi. Sobrang sakit sa kamay pagkatapos mo mag-drive. Lalo na pagkapalusong ka lagi. Yan. Ang hirap mga idol. Ang sakit sa kamay. Lalo pag may sobra mga lodi, pag may angkas. Yan, yun yung problema natin dyan. Pag naka-rider tayo. Pag may back ride tayo, sobrang hirap. Hindi naman totaling mahirap. Yung masakit lang talaga sa kamay pagkatapos. Kahit yung kahit ngayon ramdam mo. Yan. Tapos, ano pa ba? Yung braking system nito, mga lodi. Problema natin. Isa pang problema ko dito. Katulad ng motor ko dati. Hindi siya masyadong dito. Yung baga pag nagpreno ka ng ano, yung tag dito, hindi ko ma-explain ng ayos mga lodi. Isipin ko lang mga idol, yan. Balik tayo dyan sa anong yun, sa impression na yan. Sunod is yung kanyang shifting mga lodi. May problema din ako sa shifting ng ganito eh. Yung ang hirap i-neutral mga lodi. Kahit yung brand new, ang hirap i-neutral. Tapos yun nga, may na-experience ako mga idol, bagong rider, bagong-bago pa siya, eh sa tropa din, eh pinagdadrive din ako noon kasi naka-rider din ako dati eh, diba? Yan. Anong tinesting ko na, sakay din siya, ang kumanakbo yung rider niya, diba bago nga,
ang ingay ng makina, hindi natural, hindi yung natural na tunog. Tapos ang bagal pa nung rider, kahit ilang nakapag-change oil na siya noon nung pinahiram sa akin. Eh, ramdam ko, iba yung takbo kaysa dun sa rider ko. Kaysa sa rider na din na ito. Yun yung impression ko noon, yung bagong rider. Tapos, ano pa ba? Impression pa is... Yun. Yung isa pang problema ng rider na ganito is yung sa headlight niya. Yan, may tendency kasi siyang masira lagi kapag yung naalog. Maalog kasi ito. Yan, nasisira. Nasisira yung mga tornilyuhan niya doon. Yan. Tapos, dito. Yung chain. Yan, isa pa yan sa problema natin, mga lodi. Yung chain, kasi maingay talaga yan. Hindi mo mapapatahimik yan. Baga. Kasi lagi nasalpo ko yung mga lodi sa pinaka swing arm. Yan. Tapos, yung naging problema ng motor na to, ang alam ko is, noon, bagong-bago pa, ang bilis tumagas ng monoshock. Tagas agad. Biglang tagas agad siya. Yan. Yun yung problema ng monoshock eh. Yung mga MotoGP ngayon na labas, yun ang naging sobrang bilis lumambot mga lodi. Hindi katulad ng ibang rider na sinaluma. Ang tagal matagas yung mga shock nila. Tulad ng rider ko na Gen 1. Ay, Gen 2 pala. Gen 2 na rider. Yan. Bilis matumagas ito mga idol pagka alam ko tagas agad siya, pinakita sa akin tagas agad ng langis. Yan. Tapos kung papopormahin nyo naman ang pagkakalam ko tailook lang ang pinaka maganda dito ng gawin kaysa sa mga chrome. Hindi na usong chrome mga lodi. Yan. Yun tailook ang mahirap lang sa rider pag nagtaylo ka. Sobrang gastos talaga mga idol. Kung totoosin, sobrang gastos. Kasi taga dito ba yung tropa? Taga dito nga yun. Yan. Sobrang gastos ng pagra-rider mga lodi pag taylo, lalo na pag taylo. Kasi isa lang itsura ng tailook sa ano eh. Iisip ko palang sama na. Sama na. Hindi naman sama-sama. Yung parang pag nag-tailook ka ng rider, tapos syempre hainaan na magano ka dyan. Mag-old breed ka na flarings. Tapos rims. Malinsabans o street bike. Syempre pag ganun, pare-pares na itsura ng mga rider na Thailand look. Halos nakikita ko mga rider na nagta-Thai look naka Gen 1. Tapos pare-pares lang sila ng item na binibili. Diina na lang talaga, yung original lang talaga yung mabibili mo. Pag original yung item mo, pasok talaga. Mananalo ka talaga, pero yung labanan, magkakaparehas na itsura. Yan, yun ang problema ng mga ito. Padiina na lang talaga sa pyesa. Eh, ikumpara mo sa Mio, madaming concept sa Mio, mga idol. Stance, Thailand. Sa stance, may VIP. Tapos, VIP. Ano pa ba? O, sana accept nila ang Thai stance dito sa Batangas. Tapos ano pa ba? Thai stance, JDM, Ratlook. Madami mga lodi sa stance na category. Concept ganyan. Tapos sa Thai look naman, street bike
o Vans. Yan. Tapos heavy items, ganyan. Yan, madami talaga mga idol sa Mio. Sa rider, heavy look. Tapos touring, hindi naman siguro yung touring. Pero ako din naman gumagawa ng ganun kasi napaka-simple lang talaga. Racing boy ganyan. Ano pa? Yun, tie look nga, street bike lang at Vans. Yun. Napaka-simpleng tingnan lang. Yun. Yun mga idol, mga downsides ng rider. Punta naman tayo sa ano, sa mga upside. Advantages, yan. Mga pros and cons baga, mga lodi. Advantages ng rider is, yun nga, top speed. Binibigay niya sa'yo yung gusto mong top speed mong nangyari na hindi kaya ng Mio, ng ibang motor dyan. Kasi alam naman natin, ang rider is parang king of underbone, kumbaga. Yan, makikita nyo si na downshift binshi, lalo na pagka naka-FI ka na rider. Bibigay talaga sa'yo yung power na hinahanap mo kahit wala siyang karga. Yan. Itong ganito kasi hirap pa eh. Kita ko yung test drive ni na Sir Makina. Yung makina, basta yung makina nasa YouTube. Yan. Makikita nyo dun yung top speed ng rider curve at rider FI. Yan. Talagang mananalo ang FI. Sa looks, ayos din ng FI para sa akin. Lalo na kapag magtatailo ka doon, tagtagin mo lang yung airbox, tapos naka-rims ka. Oh, ang ganda na mga idol. Swabing-swabe. Pati yung kina Sir Motopil, makikita nyo. Ayan. Ano pang upside nito is, yun yan, bigger displacement ng makina. Yun yan. Manual yan. Hindi ko tinitinang ang advantage talaga yung manual kasi yun nga, hirap sa pagsa traffic. Pagka nakamiyo ka, upside talaga yan. Advantages talaga yan. Yung pagsingit-singit mo pa lang. Tapos, yun nga, automatic ka. Hindi ka pangalay, kaka-clutch. Pero maganda dito, pag naka-clutch ka, talagang mararamdaman mo talaga ang power, mga lohod. Balik mo lang sa agad. Ayan. Ramdam mo talaga yung power, mga idol. Yan. Try ko, mga idol, mag-top speed, pero hindi ko kaya yan eh. Takot ako, mga idol, kapag mag-top speed, yan. Pati hindi pa ako sanay masyado dito sa motor na to. Kasi magewang eh, magewang mga lodi. Parang bengkong na yung mga tires, tires, ang mugs niya. Kumbaga. Maliting kasi ang tires nito mga idol eh. Kaya nakakatakot. Maganda talaga sa ganito is big tires. Laki kuya, overtake ka na dyan. Ah, sala mga idol. Naninibago tayo mga lodi. Hindi tayo sanay. Kamiyo lang tayo ngayon eh. Hindi tayo dati, naka-rider din tayo. Sayang eh. Sana yung rider yung pinapaganda natin ngayon. Kung ayos yung papel niya. Takot na mga lodi! Nasa 100 lang yung kaya ko ngayon eh. Katakot kasi yung gulong. Big tires ng mga idol talaga. Sasabi ko sa inyo.
talaga tayo 105, 107. Basta kaya yun ng 110. Kasi takot lang talaga tayo mga lodi. Kasi yun nga, nakakinta pa lang tayo. Nasa 105 na siya, 107, ganyan. Lalo na kung naka full. Nakaano na agad tayo ng shift, ganyan. Naka 6 na agad tayo. Kayang-kaya no ng 110 pataas mga lodi. Takot lang talaga tayo kasi yun nga, gulong. Tapos hindi naman ako sanay sa matutuloy na takbo mga lodi, ganyan. Kaya sorry kung hindi ko na ano inyong mga like. Pero talaga sa motor na to, hindi talaga ako basta gusto ko pa din ng ganito rider. Yung pang ba, ano lang talaga, pang forma lang talaga. Kasi maporma talaga ang mga rider mga lord. Kahit Mio din naman maporma, pero iba talaga pag sinabing rider, 'di ba? Iba mga lodi. Yan. Yan, mga lodi, nangangatal pa tayo ngayon kasi nga takot tayo sa ganyang mga bagay. Yan, tinry ko lang para sa inyo. Content, ganyan. Sana nagustuhan nyo. Yan. Sana kayong, wag kayong magsasawa manood sa mga vlog natin, mga lodi. Yan. Naloko na naman ang inyong lingkod na si Kapa rin Kiki Moto Vlog. Yan. Yan. Mga idol, shoutout nga pala ulit kay Sir J. Mac. Yan, Sir J. Mac. Thank you. Thank you sa pagiging inspiration ko. Yan, salamat. Sana manotice mo ko, Lodi. Yan. Shoutout sa iyo, Lodi. More subs to come, idol. For your C1000 and NMAX, Lodi. Yan, sa scrambler mo na hindi ko na nakikita. Yan, ang lupit naman ni Kuya. Ang lupit naman mang cut ni Kuya. Na natin patulan mga idol kasi takot nga tayo. Yan. Kung kotse mga idol, kung Fortuner ang dala ko, kayang-kaya yan. Yan. Pero sa ganito, ano lang tayo, takbong pogi lang talaga. Kasi hindi naman kare race track to ng ating dinadaan mga idol eh. Yan mga idol. Thank you sa panonood nyo sa aking vlog, yan. Huwag kayong magsasawa ha, mga lodi. Ride safe tayo lagi. Yan, subscribe nyo, subscribe kayo kung hindi pa kayo nagsusubscribe. Tapos panoodin nyo yung mga vlogs pa natin noon. Yan. Tapos supportahan nyo lang ako, mga idol, yan. Yan, sana tuloy-tuloy na tayo, mga lodi. Yan. Ingat lagi kayo, mga idol. Yan, stay tuned sa vlogs natin mga gagawin pa, yan. Yan, makikita nyo lagi. Basta, hindi lang ito yung last na makikita nyo tong rider na to. Yan, sinasabi ko sa inyo mga idol, yan. Thank you sa panonood. See you in the next vlog. Shoutout Sir J. Mac. More subs to come for the views. Thank you, sir, for the inspiration. And peace out, yos.